colorful plant. Ano kaya splash natin ang mga colors na to sa plain whites nyo? Together with our DIY guys sa Sina Bitikat Ever, gagamitin natin ang power ng dye o tina. Isang colored chemical substance na kumakapit kung saan man ito ilagay o i-apply. First project, nagbabalik ang 1960s to 1970s trend na tie-dye method. Sa process na to, we're gonna have fun twisting! Lalagyan din natin ng rubber band yung twisted part ng shirt para ma-secure at mag-stay in place. Ayan o, parang ensimada. And now, it's dye time! Patuyuin ito ng 8 hours. Ayaw na yan! Ayaw na! Wow, 8 hours na yun! Medyo matagal, but it's worth the wait! Shirt! Check! Matagal din naman ang hinintay natin bago dumating ang makabagong dye ngayon. Noong 1800s, natural or organic dyes pa ang gamit ng mga tao na usually ay galing sa animals, minerals, at plants. At ang pinakasikat na colors noon, brilliant red, indigo, blue, purple, at black. Ngayon, pati colored markers, pwede nang gamitin pangkulay ng mga gamit to achieve that tie-dye effect. Project number 2, colored shoes. First step, kulayin lang ang white shoes using marker. Lagyan ito ng alcohol. Dahil sa solubility o kakayahang tumunaw ng alcohol, kakalat ang ink sa sapatos. Let it dry. And in just a few hours, my colorful kicks agad. Shoes! Check! Nice pata namin sa kalsadang kakaibang biker na to. Ang sarap sa ice, di ba? Color coordinated. Kung sino siya, abangan maya-maya lang. Oh, Tuklas! Bakit ang lungkot mo dyan? Gusto ko po kasing mag-bike. Kaya lang ang dami ko pong iniisip. Teka, baka naman kaya kitang tulungan. Sige, ano ba yung problema mo, Tuklas? Hindi ko pa po alam kung saan ba safe magbike, kung kaya ko na bang makipagsabayan sa ibang tao. At ang pinaka-importante sa lahat ng iniisip ko, eh kung ano yung isusuot ko. Ha? Isusuot mo? May pabago ka ba ng damit? Anyways, huwag kang mag-alala, Tuklas. Saktong-sakto dahil may kakilala ako na pwede mong hugutan ng inspirasyon. Check this out. Meet Tatay Henner. And his golden bike. Bakul, no? Kailangan pa ba namin sabihin na matchy-matchy ang suot niya with his bike? From head to toe. Kaya naman ang tawag sa kanya ng karamihan? Papa Terno. 2011, nagsimula akong mag-terno. Naisipan ko yon. Sabi ko, kasi nakikita ko sa mga biker sa iba, hindi sila buo na terno. Sabi ko, kung anong kulay ng bike ko, kulay green, ganun din ang suot ko, from head to foot. Pero hindi lang isa ang bike ni Tatay. Bukod sa golden bike, meron din siyang bike na color red. White,
blue, yellow, green, orange, black, violet, and pink. A total of 10 bikes all in all. At ang bawat isa, may kamatch na outfit niya. Wow! High school pa lang daw si tatay. Nang magsimula siyang magbike, naglako siya ng mga panindang tinapay ng tita niya sa Kapis. Nagtrabaho na rin si tatay bilang security guard kung saan pinapadyak lang niya papasok ang kanyang trabaho. Dahil na rin praktisado na siya mula noon, sa ngayon ay halos araw-araw pa rin daw ang pagpadyak niya. But you know, lakas oh! Ilang beses na rin nagba-viral si tatay dahil sa pagiging standout niya sa mga kasabayang bikers. At marami na rin ang lumalapit sa kanya para makapagpa-selfie. Naramdaman ko tuwing nakikita ko ng mga tao, masaya ako. Parang nawala ang pagod ko. Aha! Wow, Kuya Blue! Ang cute naman ni Papa Terno. Mukhang kayang-kaya ko yung gayahin ng style niya dahil magka-terno na rin naman ang suot ko. Ayos! Teka, ano pa nga yung iba mong problema kanina? Iniisip ko rin po sana kung saan safe magbike, Kuya Drew. May alam ka rin po ba? Tingnan mo nga naman kung sinuswerte. Yes, to class! May alam din ako dyan! I got you, dude! Parami na ng parami ang mga lugar na naglalagay ng bike racks sa panahon ngayon. Malaking tulong ang bike racks para mapanatag ang loob ng bikers kung sakali mang kailangan nilang iwan ang kanilang bisikleta. Pero ang bike racks dito sa Maynila, aba, hindi lang basta-basta basic ang disenyo ha! Dahil misto lang mga art installation na rin ang mga ito. Nice, di ba? Who would have thought na pwede rin palang going artsy ang ordinary things like bike racks? Pag-usapan natin na, lagyan natin ng arte, di ba? Parang mas maging kaaya-aya sa mga bikers, sa mga turista. Sa ngayon ay may 4 bike rack art installations around Manila. Bawat isa may disenyong inspired by our rich culture and history. But good news naman for all the bikers out there dahil ang ating public roads unti-unti nang nagiging biker-friendly. Last 2020 ay sinimula na ng Department of Transportation ang pagde-designate ng bike lanes sa malalaking highway sa Metro Manila. 338 kilometers ang balak nilang i-cover in Metro Manila. Kung ikukumpara ito sa haba ng EDSA na almost 24 kilometers from Monumento to Pasay, kasing haba ito ng 14 EDSA. We are promoting active transportation po, no? So meron po tayo sa National Capital Region, meron po ngayon sa Metro Cebu, meron din po sa Metro Davao. Kasama naman sa feature ng bike lanes ang mga ilaw na ito. Ang tawag dito ay solar-powered studs o road reflector. Uy, Pao! Sure, sige! Nakadesenyo po ang mga ilaw na ito para i-guide ang mga vehicles and pedestrians for directions. Ang mga ilaw na ito ay powered by solar energy, kaya naman mas environment-friendly ito. Ibig sabihin, sa umaga ay kumukuha ito ng energy from the sun at kapag gabi na, automatic na itong umiilaw. O diba, feeling safe pa rin kahit gabi na. Yun o! Tama si Pao-Pao. Galing naman ang batang ito. Thank you, Pao. You're welcome po. Pero paano po kaya kung hindi pa ako ready pumadyak sa mga main road kasi scared pa ako sa big cars? May alam po ba kayong pwede kong puntahan muna? Naku, tuklas! Hi! Sa dinami-dami nang napuntahan ko ng lugar, aba syempre, I know just the place. Tuklas Dance Break! Sili-sili! It is so anghang, chili pepper with the fiery fang. Superfood and sili may powers yan. Labuyo bell pepper, siling verde, yay! Ow! Para sa mga baguhang bikers at gusto mo na mag-practice sa controlled environment, this is the place for you! Isang mall sa Molino, Bacoor, Cavite at nag-open ng bike trail last May 21. At hindi ito makikita sa parking lot o lower ground floor nila dahil inilagay nila ito sa kanilang roof deck. Don't worry dahil strategically designed din naman ito para ma-ensure ang safety ng bikers. Now, putting up a bike trail will entitle them for more healthy activities, for more outdoor activities. At dahil nga very generous ang spaces namin dito sa aming mall, inside and out, we felt that
avenue ito for a healthier lifestyle for our mall goers. Wow! Salamat sa tulong mo, Kuya Drew. Mukhang ready na talaga akong bumadyak ngayon. Sige po. Bye, Kuya Drew! Oops! Sandali lang to class, ha? Bago kita payagang umalis, alam mo na ba ang bike hand signals? Ay, opo, Kuya Drew. Alam ko po yan. Dahil wala namang signal light sa mga bisikleta, hand signals ang pwede natin gawin to alert the people around us kung ano nga ba ang next move natin. O sige nga, ipakita mo nga sa akin at sa mga kaaha natin para maramin din nila. My pleasure, Kuya Drew. Kapag lilig ko sa kaliwa, i-extend lang ang left hand katulad nito. Kapag lilig ko naman sa kanan, fully extend your right hand to the side katulad nito. At kapag naman hihinto, itaas lang ang inyong kamay at a right angle with your hand open katulad nito. O diba, madali lang tandaan. Aha!